Hello everyone! Magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ngayon po ay magbasa po ulit tayo. Ano po yung ating schedule na rin po babasa? Okay, pwedeng alas 11, o kaya naman umaga po. Okay? So, in-adjust na rin yung ating time because may time na yan, may tayong ginagawa. Pero hanggat maaari, meron tayong time na pagbabasa. Okay, at salamat sa pagsama, okay, sa aking journey, sa aking pagbabasa ng Bible. Alright, so ako mismo ay madami po akong natutunan. Okay, yun po yung blessing, okay, sa pagbabasa ng Bible. At ngayon po ay nasa Mark chapter 3 verse 7 hanggang 12 po tayo. Sabi dito, sumunod kay Jesus ang napakaraming tao. Alright, sabi po sa verse 7, simulan po natin. Verse 7, kayo umalis si Jesus kasama ang kanyang mga lagad patungo sa dagat at sumunod sa kanya ang lubhang napakaraming taong mula sa Galilea. Mula sa Judea, mula sa Jerusalem, mula sa Idumea at sa kabilang ibayo ng Jordan at yaong mga nasa palibot ng Tero at Sidon, lubhang napakarami ang kumaroon sa kanya dahil narinig nila ang mga dakilang ginawa niya. Verse 9, sinabi niya sa kanyang mga alagad na maghanda para sa kanya ng maliit na bangka dahil sa napakaraming tao upang hindi sila masiksikan sa kanya. So, madaming bansa or ibang lugar ang sumunod sa Panginoon. So, kung ngayon ay konti pa lang naniniwala sa Panginoon, maniwala tayo sa Panginoon. Kasi dito ng time na to, madaming sumunod sa Panginoon dahil siya po ay nagpapagaling, okay, gumagawa ng himala, okay, at madami siyang mga tinuturuan ng mga mabuting asal, okay, sabi ko nga sa mga bata kapag kami ay nagtuturo. Ma'am, nagtuturo po kami dito ng good manners and then right conduct sa church. Okay, kami rin ay naging disciple ng young people, okay, pinupunta namin yung kanilang nanay, mama, papa, okay, sabihin namin, pinapaalam po namin na papa, mama, kaya naitay, ipaalam po namin sila ganito kasi kaysa magbarkadahan po sila, magbulakbol, sa church na lang po namin sila i-invite. So kasi hanggang gabi yung aming church, pero yung ibang nanay, yan, sige, maganda nga yan na nag-church sila. So dito, madaming mga taong pupunta sa Panginoon. Siguro nung time kung ako lang din yung kung gusto ko, nakita ko lang din ang Panginoon, gustong-gusto ko na rin sumama sa Kanya. Kasi alam niyo po ba, ako po ay, nung kasama ko po ang aking pastor, may time na naipuntahan kami, tapos ako lang yung kasama. So, ang dami kong nautunan sa pastor ko. Ang daming principle na dapat palang gawin, na tama, okay? At yung na-influence ako, na-encourage ako na maging ganun din sa Kanya. Ay sabi ko, sana, ako na lang sana, parang, sana lagi ko nang kasama si Pastor, si Ma'am Lani. Kasi madami kong natutunan na kailangan kong i-apply sa aking buhay. Kaya dito, nung time na ito, ang daming pupunta sa Panginoon. So, sabi dito sa verse 10, sapagkat marami siyang pinagaling kung kaya siniksik siya upang hawakan ng sino mang may sakit. So, kahit lang, mahahawakan mo lang Panginoon, maramdaman niya kung kailangan natin siya. At siyempre, kahit natin siya kailangan pa rin natin siyang lumapit. Pero siya po kasi ay nagpapagaling that time, kaya madami pong tao ang pupunta sa kanya. Okay, verse 11, sa tuwing nakita siya ng mga harumal-dumal na espiritu, sila ay nagpapatira pa sa kanya at sumisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Verse 12, ngunit mahigpit niyang pinagbilinan na huwag nilang ihayag kung sino siya. So, mayroon pong kumatak sa isip ko dito na sabi sa verse 12 na huwag niyong ihayag kung sino ko. O huwag natin ihayag kung sino siya. Excuse me. So, makita po natin dito na andun yung humbleness ng Panginoon. Na we need to be an na kailangan siyang mag-example sa atin kasi kung tayo ay magiging mayabang, siguro tayo nagpapagaling, okay, nagbibigay, okay,
siguro may time na ang yabang na natin, di ba? Ang Panginoon, di po siya naging mayabang siya po ay nagpapagaling. Ang sabi niya nga na huwag niyong sabihin sa iba na siya ay nagpapagaling. Okay? Napaka-humble niya. Okay? At parang isipin natin siguro na by faith, okay, na uy, nagpapagaling kaya ito. Kasi pag alam mo na kasi na at talagang madami siyang nagpagaling, di ba? Talagang pupunta ka, di ba? Kasi like for example, daming feedback, okay? Madaming testimony na nagpapagaling siya. Pero siguro ang gusto ng Panginoon ay yung by faith na, ayun, lapit ako dito sa Panginoon, ito nga talaga siya. Magpapagaling ako sa Kanya. So, ganun siguro ang Panginoon, ganun yung gusto niyang mangyari. Ganun din sa ating faith. Okay, kung ikaw ay hindi ka pa pumupunta sa Panginoon, hindi ka pa lumapit sa Panginoon, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta kung namatay ka, ito yung time para malaman mo po. Apo, dahil time will come tayo po ay mamamatay. At tanong ko po sa iyo, saan ka pupunta pag namatay ka? Sa impyerno kasi makasalanan tayo. Tama, sa impyerno pa tayo mapupunta kasi sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi makakaabot dun sa katiyan ng Panginoon lahat ng mga makasalanan. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's true. Kaya ang gagawin natin para tayo maligtas sa impyerno? We need God. Kagaya ng mga ibang tao. Okay. Kung ngayon madami nang niwala sa Panginoon, makisama na rin tayo. Dahil nga siya yung tagabaligtas ng ating buhay. Opo. Sabi sa Revelation 21:8, lahat ng mga sumungaling, pumapatay ng tao, sumasamba sa Diyosan, ikaw ay part doon sa impyerno. Gusto mo ba yun? Ako ayoko eh. Kung ayaw mo rin, sabi sa John 4:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos lang po yung daan. Ang Diyos lang ang magliligtas sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, which is yung langit. Sa langit, okay, maganda doon. Kaysa doon sa impyerno na madaming mga uden na namamatay. Okay, napakainit. Kung dito mainit na, kung napasok ka mainit na, paano pa kayo sa impyerno? At sa impyerno ay wala na pong fire exit. Pero sa langit, merong street of gold, merong isang fruit na 12 fruits. Okay, merong tubig doon na like a crystal. Para siyang salamin. Ano mas gusto natin? Sa impyerno sa langit? Siyempre, kung ako magiging matalino ako, gusto ko sa langit. Okay? Sabi sa Romans 10:10, if you want, okay, ng buhay na walang hanggan na maganda, okay? Ito, medyo malinaw pa. Okay, pero mas malinaw dun sa langit. Kung gusto mong maligtas, Romans 10:10, okay, if you confess, with the heart, ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon, ikaw ay nagpakumbaba at tinatanggap mo siya ng taos puso, ikaw ay maliligtas. Thou shalt be safe. Basic lang, diba? Romans chapter 6, verse 23. For all, sabihin natin sa Bible para masigurado natin. Okay? Romans chapter 3 verse 23. Okay, makita po natin dito. Okay, ang paraan para tayo po ay maligtas sa impyerno. Dahil sa impyerno, madami po ngayong okay, madaming mga mapupunta ngayon kasi tayo na lang maniwala. Okay, sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dito, ngunit ang walang bayad ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ng ating Panginoon. Okay? Wala po itong bayad, itong pag-share namin. Okay? Yes, naglalive ako, pero hindi ito para sa ads, profit. Okay? Para ito sa inyo po, na hindi paligtas. Dahil kung ako, ligtas na ako, okay? Magkakaroon ako ng kasalanan kung hindi ko rito i-share sa iba. Yun yung tinatawag na sin of omission. Okay?
Sabi sa verse 23, sapagkat ang kaperan ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ito po ay gift. Binigyan po tayo ng regalo ng Panginoon ng libre, wala itong kapalit. At itong gift na to ay buhay na walang hanggan na Kristo Jesus. Ang pinupoint ko po, ang kailangan lang po natin ay ang Panginoon sa buhay natin. Papasukin po natin ang Diyos sa ating buhay dahil kapag tayo po nagkaroon na ng Panginoon, sulit na sulit. Yes, dito, medyo mahirap pa. Oh, kung time will come, wala pa rin, ganda pa rin tayo. At least, nabubuhay tayo na may Panginoon, di ba? Di ba? So, kung may Panginoon tayo, tapos parang stagnant, di ba? Sige naman, di ba? Pero kung sakali man, may kung pa rin tayo, may problems pa rin tayo, kahit Christian na tayo, kahit tinutunan ng Panginoon, tapos ganito pa rin yung buhay natin, yung parang yan, sustain na, kahit naman tayo ng masarap, ganun pa rin, di ba? Kahit meron tayong problema, kasi Christian na tayo, sabi ni Bar Federico, ay hindi ka man umangat sa buhay, basahang malaga, ligtas ka. Basahang malaga, pupunta ka sa langit. Dahil kung hindi ka pupunta sa langit, kahit mayaman ka dito, maganda yung buhay mo dito, pero time will come, pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Okay, kahit hindi tayo umangat sa buhay, okay, dito sa mundo. Okay, kahit sabihin natin na, bakit ligtas na ako, kristyano na ako, bakit hindi pa rin ako umangat, bakit ganito ba yung buhay? Basta ang mahalaga, ligtas tayo, pupunta tayo sa langit. Kaysa naman, ngayon, maganda yung buhay natin, sabi ko nga, masarap, all over the world, nakapunta sa ibang bansa, pero ang punta mo naman ay si impyerno. Sa akin, mas gusto ko yung ganun. Okay na ako yung ganito, kontento na ako, pero kung i-bless pa ako ng Panginoon, bakit hindi? Kasi wala naman ng Panginoon, bakit hindi? Masa magamit ko to, at lahat ng may bibigay sa atin ay pinagkatiwala lang, hiniram lang natin, time will come, ibabalik din natin. Kaya kung ikaw, magkapaligtas, okay, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kailangan itanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At ito na yung time para mag-decide ka. Kung napapulot mo to, okay, kailangan na rin ang Diyos sa ating buhay. At meron kaming prayer, okay, itong prayer na to, susundan mo po ka sa prayer. At ito yung paraan. Hindi ito yung maglilis sa'yo itong prayer na to. Kundi ito yung paraan, okay? At ang pinupoint ko ay kailangan natin ng Diyos, tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil kung wala kang Panginoon, yung ating kaluluwa ay sa impyerno. Pero ngayon, merong solusyon. Kailangan lang pala natin magpakumbawa. Okay, so let's pray. Sundan mo lang ako sa prayer. Panginoon, salamat po sa iyong buhay dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong karyan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so thank you for watching. God bless kay Mama at si Mama Mabel Ocan Fernandez. So, kita na ako po sa camp, pero bawi tayo next camp. Okay, dahil meron tayong work. Okay, pero salamat dahil may live, di ba? Merong live na yung tayog at na-bless din ako kasi paano para akong kasama. Ay na nga na naginip ako eh. Kasi para akong nagka-camp, okay? Dati kasi parang same at same din na yun. Alright, so thank you. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. So, meron tayong YouTube channel. Pwede kayong pumunta doon. At soon ay magkakaroon tayo ng madami pang plano kung kalooban ng Panginoon. God bless and see you tomorrow.